Hello, guys! Hello, guys! It's me, your Jollibee, and you're watching hashtag Dane TV. Hello, guys! So, for today's vlog, I'm gonna review the Wintermelon McFloat from Mcdonald's. May tissue siya kasi medyo messy yung prepare sa kanya. So, titikman ko to, and magbibigay ako ng honest review, and also, i-rate ko din siya from 1 to 10 based dun sa lasa, sa presentation, sa pearl, kasi mahalaga yung pearl, yun yung sometimes habol ng mga tao eh, kaya sila bumibili ng melty. So, let's start. Titingman ko to, and hopefully, hindi siya lasang doorknob. So, McFloat siya, may ice cream, and then, hindi lang natin makita yung pearl, pero nasa ilalim siya. So, ayan, subukan na natin. Game. Sa lasa, from 1 to 10. This is Wintermelon. I'll rate this 6. Kasi kung natikman nyo na yung nesty na tinitimpla na Wintermelon, similar, sobrang similar yung taste nila. Nakalagay lang siya sa McDonald's na cup. Tapos, yung tamis, matamis siya compared dun sa mga regular na milky. Kasi pag ako naman, kasi pag nag-order ako ng milky, it's either normal na sugar lang or pinapa half ko siya. So, para sa akin, sobrang tamis to. Pero yung tamis naman, subjective naman siya. So, baka sa inyo hindi siya tamis. Though, sa presentation, McFloat siya. Kaya lang kasi, medyo lanta na yung ice cream. Lanta? Ano yung bulaklak? So, sa presentation siguro, 5. Tapos, tikman natin yung pearl. Nakakalungkot yung texture niya. Ingatan mo siya dahil binaliwala niya ako dahil sa'yo. Pagkagat mo, mararamdaman mong hindi luto yung gitna. Ayaw mo yung feeling na ganun. Yung kulang eh. Binigay mo na lahat pero kulang. Yung pearl, since may pearl siya nakasama, ito lang. Kasi hindi talaga maganda yung texture niya. And also, guys, itong large na Wintermelon McFloat will cost you 95 pesos. So, pag nag-coco ka, magdadagdag ka na lang na... Few moments later. 15 pesos para makabili ka ng 3 bodies na large. Tatlo pa yung halo nun. Pag bumili ka naman ng pearl milk sa chat time, mag-a-add ka lang ng 5 pesos, meron ka ng chat time. Ayun, so overall review ko dito sa Wintermelon McFloat, I'll give it a 6. Trinay naman kasi ng McDonald's. I know na ginawa nila tong product na to para din makasabay din sa competition ng mga milkies. Pero, hello McDonald's! Fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. Sana pag pag-igihan niyo yung paggawa ng milky. I mean, if you can do something more dun sa lasa, sa pearl, lalo na yung sa pearl kasi nakaka-disappoint talaga. Sana gawin niyo ng paraan. So, this is not a sponsored review ha. So, para sa akin lang to and binili ko to sa sarili kong sahod. Ayun lang. Thank you so much. Magre-review pa ako ng another item from McDonald's competitor. So, I'll get back. Welcome back, guys, for another food review. So, kanina na-review natin yung McDonald's Wintermelon McFloat. Now, ang trending this past few days, ang pagkain na to, walang iba kundi ang Buko pie ng Jollibee. So, ako, naghanap ako nito last week sa office. Pag-gabi kasi yung pasok ko. So, naghanap kami dun sa mga Jollibee stores around Ortigas. Wala kaming nahanap. So, kanina, kakabili ko lang nito sa Walmart Muñoz branch. Luckily, nakakuha ako ng 3 pirasong Buko pie. So, we'll see. Sabi nga sa Facebook i-judge daw ng mga taga-Laguna tong Buko pie na to. Kasi, di ba, sa kanila talaga yung home ng mga Buko pie. So, let's try. Medyo magkakalat ako.
Ang hirap na ilabas. Struggle. Okay, so yung texture niya similar lang din naman sa peach mango pie. So, crispy yung outer layer. So, hindi naman na siguro ito mainit yung peach mango pie. Guys, na-experience nyo na ba yung pagkagat nyo? Akala nyo malamig, yung malamig na. Pero nung pagkagat nyo, napaso yung dito nyo. Alam ko na experience nyo na yun, di ba? Sarap eh. Sarap. Oh, ayan, let's try. Totoo yung sabi nila. Mabuko talaga yung buko pie. This is legit. Guys, ang sarap. It feels like, hindi nga siya buko eh. Parang makapuno. Ganun yung texture ng buko niya. Sabagay, isa lang naman ata pinagaling niya ng buko tsaka makapuno. As in, sorry. Kada bite mo, may mahuha talagang buko. Yung aso ko nag-aabang na ng mga crumbs. Ayan. Na nakakoon siya. Wait lang. Okay. Let's rate this buko pie. From 1 to 10, I'm gonna give it a 9. Kasi, yung texture niya, yun yung kagandahan sa pies ng Jollibee. Sobrang crispy nung labas. And, guys, if you taste this, hindi siya matamis. Hindi siya katulad ng mga buko pie na 3, 4, 1, 50. 3, 4, 1, 50 yung puro arena. Ito, for 3 buko pies, 89 pesos lang siya. So, makakatipid ka talaga. Kasi pag isa lang ata siya 35 or 33 pesos, tatlo na lang bilhin mo kasi 89 lang siya. Ang rating ko dito, masarap siya, hindi siya matamis, hindi siya nakakaumay, perfect siya pag ayun, parang baunin mo lang siya kahit saan mo siya kainin or gawin mo siyang dessert, hindi talaga siya nakakaumay kasi nga matamis, hindi nga matamis. So ayan, ang dami niyang buko talaga, nakikita niyo ba guys, ang dami niyang buko. So Jollibee, good job, 2 thumbs up sa inyo sa pag-create niya ng buko pa. Bakit ngayon lang to naisip sa tagal-tagal ng Jollibee dito, pero ayan, hopefully hindi naman to ma-out of stock kasi pag gabi na wala nang tinda yung mga Jollibee, so sana mag-produce pa kayo ng marami pang buko pie para kaming mga panggabi, mga bayaning puyat is makakain nito tuwing may shift kami. So yun lang guys, ayun lang for today's review for Mcdonald's Wintermelon McFloat and for Jollibee. Umiiyak na yaso ko. Nahihingi na siya ng pagkain. And for Jollibee's buko pie, thank you so much for watching and I'll see you soon. Bye!